Nonito Donaire, pinatamaan na naman si Sean Gibbons. Nako, yare, real talk ito. Kaibigan ni Quadro Alas, mapapasabak na ulit sa ibabaw ng ring. Ito nga at pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag nyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Babae na laban ang aasahan. Balita sa mga pambato na isasalang. Pasabog na video, lahat yan nandito. Ninyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin, mamaya nga po ay mapapanood natin ang pagbabalik sa ibabaw ng ring ni Jack Tipora, ang former WBA Featherweight Interim World Champion. Pagkatapos mabakante ng 3 taon, ang makakatapat nga po niya ay si veteran Richard Betos na kapwa-pasok nga po sa timbang ang dalawa na 140 pounds sa 6-rounder super lightweight division. Ito nga po ang binigay na pagkakataon sa kanya ni Sean Gibbons. Dapat ay maganda ang mapakita niya dito dahil ito ang magsisilbing tulay para makabalik siya muli sa itaas. Sa mga magtatanong po dyan kung anong oras nga po ang laban, ay mag-uumpisa nga po sila ng 3 PM ng hapon dyan sa Pilipinas sa General Santos City, Philippines. At pag naipanalo nga po ito ni Jack Tipora ay malamang lilipad nga po ito patungong Amerika para doon na nga po ulit mag-insayo para sa susunod na laban niya. At sa kabilang dako naman tayo, Nonito Donaire ay nagbigay din ng pahayag patungkol kay Sean Gibbons. Ayon nga sa kanya, masyado daw nagpapalipin sa mga kano na kung saan nga rin mga kaboxing ay ginagawa daw kasi ang mga gusto ng kano. Dagdag pa nga po niya ay alam daw niya na mabait si JONAS Sultan at hindi daw gusto ni Sultan ang ginawa niya by mocking champ Casimero. Sinasabihan daw kasi siya ng mga boss niya na ganon ang gawin niya. Courtesy nga po pala kay Quadro Alas, it's my boy. Please subscribe po ng channel niya. Very true, no? Kasi ito nga yun, no? Nagpapaano tayo sa mga ano eh, ginagawa natin yung kahit anong gusto ng mga master. No, Sultan is a very nice guy, no? I felt very bad because alam ko na hindi niya gusto yung ginawa niya by mocking Champ Tatas wearing the robe and ganun-ganun. Nagawa lang niya because sinasabihan siya ng boss niya na kailangan gawin. Yan nga po ang buong pahayag ni Nonito Donaire. Sana nga po ay matapos na ang problema ang kinakaharap ngayon ni Tata at makita muli natin siyang lumaban sa ibabaw ng ring. Dito na lang ang aking boxing news report. Baboo!